Naging masaya ang mga sumunod na araw na magkasama si Andrew at Rosalinda. Kung siya ang tatanungin, she'd rather stay with him forever and leave the past behind. Pakaramdam kasi niya ay ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon na maging masaya sa piling ng isang lalaki. Ngunit mas magiging maligaya siya kung babalik ang kanyang mga alaala. She wanted to live with Andrew without any doubts in her heart. Yung totoong siya at hindi bilang Rosalinda. Pero heto siya at walang maalala. Ultimo ang totoo niyang pangalan ay hindi niya matandaan. You're thinking again, beautiful. Andrew approached her. He hugged her from behind and kissed her nape. Inisip ko lang naman kung kailang babalik ang mga lala ko. Hindi ka agad sumagot ang binata. Bagkos ay hinapit nito ang pagkakayakap sa kanya na tila takot na takot itong mawala siya. Ipapatingin kita kaagad sa doktor pagbalik natin sa syudad. Bigla ang pagnanalasa ng kaba sa dibdib niya sa tinurang iyon ni Andrew. Ano? Babalik na ba sila sa kapatagan? Ano ang mangyayari sa kanilang dalawa? Pagdaong nila sa pangpang, mamahalin pa ba kaya siya nito? O hanggang dito na laang sa paglalayag ang damdaming inukol sa kanya ni Andrew? Pero hindi ba dapat maging masaya siya dahil magkakaroon na ng posibilidad na bumalik ang mga alaala niya? Kung sakaling papayag siyang magpatingin sa espesyalista? Pero bakit iba ang nararamdaman niya? Natatakot siya na hindi naman niya mawari ang dahilan. Humarap siya rito at matamang itong tinitigan sa mga mata. Babalik na ba tayo sa syudad, Andrew? We had to, sweetheart, para manumbalik na ang memorya mo. Bakit? Ayaw mo ba akong makasama sa paglalayag mo? I always want you by my side, baby. But I have to do the right thing. Pero paano kung Andrew shut her mouth with his lips to stop her? Stop worrying, baby. Hindi mangyayari kung anuman ang nasa isip mo, okay? He cuffed her face with his both hands and kissed her again and again. How she wished na totoo ang mga ipinakikita at pinadadama sa kanya ni Andrew. Sana lang ay mahal siya nito katulad ng damdaming nararamdaman niya para rito. At bago pa man sila muling humantong sa kabilang dako, Rosalinda broke their intimate kissing as she ran away from him. Catch me if you can, sweetheart, sabi nito at tumakbong palayo rito. Napangiti na lamang si Andrew na hinabol ang dalaga. Lagot ka sa akin pag nahuli kita. Kung mahuhuli mo ako, humahagik-kik na tura niya. Oh God heaven, mistulang mga batang naghahabulan sa upper deck ng yate. Ang sino mang matatalo ang siya magluluto ng kanilang tanghalian at hapunan. Pakuwari ni Andrew ay musika sa kanyang pandinig ang bawat halakhak ng dalaga. Lalo itong gumaganda sa araw-araw na kasama niya ito sa yate. Handa na rin siyang dumaong at ipatingin ito sa doktor. Rosalinda is like a precious firefly that suddenly came into his life. Ito ang nagsilbing ilaw niya noong mga panahong nasasaktan siya. Ito rin ang dahilan kung bakit bumalik ang tamis ng mga ngiti sa labi niya. She is angel in disguise at hindi niya hayaang mawala ito sa buhay niya. Napatili si Rosalinda nang habulin muli siya ni Andrew. You have nowhere to go now. Iniharang nito ang katawan niya sa harapan niya. That's unfair. Minsan, kailangan din maging wise ng mga babae para mapagsilbihan sila ng mga mahal nila. Ewan ba niya, pero natutuwa talaga siya sa tuwing pinagsisilbihan siya ni Andrew. What are you waiting for, baby? Magluto ka na. Nangingiting napailing na lamang ang binata. I will win later, my sweetheart. Hidden smile at here. In that case, I give you the best ride. Iyon ay kung masasarapan ako sa mga luto mo. Nang aakit na sagot niya. Great! You ride me tonight, baby. I promise you that. Tingnan natin, she giggled. Ang totoo ay masarap naman talagang itong magluto.
Andrew is really kind of man that all women wants to marry. His husband, material, at napakaswerte ng babaeng magiging asawa nito pag nagkataon. Lumukso ang sakit sa dibdib niya. Sa pakaisiping, mapupunta sa isang babae si Andrew. Pakiramdam niya ay naninikip ang dibdib niya. Hindi pa man nangyayari ay nasasaktan na siya. Pero sino ba naman siya para ipagdamot ang binata? Ano nga ba siya sa buhay nito? Come here, baby, sabi nito at sumandal sa lager. Tinaboy muna ni Rosalinda ang anumang nahang selo sa dibdib niya at nangiting lumapit dito. Sit, he commanded as he pointed his lap na akaagad naman niyang sinunod. She immediately blushed and she felt his hard and long-traveling manhood finding her paradise. Can you feel that? He tased. Andrew, iniwas niya ang paningin. Ewan niya pero nahihiya pa rin siya rito sa kabila ng maraming beses na pag-angkin nito sa kanya. I love the way you blush, baby. Hinawi nito ang buhok niya at inayos ang kanyang pagkakaupo sa kandungan nito. There, I can feel yours this way. Oh mercy God, umakyat niya yata lahat ng dugo niya sa mukha. Gusto niya itong pigilan pero sa halip ay sitahin ay pumayo na rin siya. Sorry baby, I just can't get enough of you. Sabi nito at mabilis siyang kinintala ng halik sa labi. Pagkatapos ay tumayo ito at binuhat siya papasok sa loob. Maligo ka muna habang naghahanda ako ng tanghalian natin. Sasarapan ko para sulit ang premyo ko mamaya. Pat lang dahil mamaya ay masusulit ang pagod mo. Kumindat siya rito na ikinalunok ni Andrew. Oh baby, hindi na yata makakapaghintay si Buddy. Ha? Andrew smiled as he pointed his heart. Ano ba naman yan? Wala bang kapaguran yan? We just did it many times early this morning. Kaya nga nagutom ako bigla. Kunwaring reklamo niya. Pero hindi niya maikaila na apektado siya sa parting iyon. He's really wet down there. Iniwan na lamang niya ito at pumasok sa loob ng silid bago pa man magbago ang isip niya. Naiwan namang humahagalpak ng tawa si Andrew. Huwag kang lalapit, naalaramang sabi niya nang humakbang ang pangit na lalaking papalapit sa kanya. Pero sa halip na sumunod ito ay nangisihan lamang siya nito nang may panggigigil. Halata sa pangingislap ng mga mata nang talipandas ang paghayok sa gustong gawin sa kanya. Over dead my body. There's no way. Sige, subukan mo. Nang makita mo ang hinahanap mo, walang hiya ka. Sabi nito at tinutok dito ang baril. Napalitan ng panlalaki ng mga mata ang kaninay na kangising lalaki. Batid niyang nasindak ito sa hawak niyang baril. Pero saglit lamang iyon dahil ngumisi rin ito uli ng nakakaloko. At sa akala mo ba ay masisindak mo ako? Nalilisik ang mga matang tugon nito. Hindi ako magdadalawang isip na barilin ka sa oras ni hakbang mo ang mga paa mo. At sa palagay mo ba, kapag napatay mo ako ay makakaligtas ka sa kamay ng mga kasama ko? Humalakak na sabi nito. Pagpiyapestahan nila ang magandang katawan mo bago ka pa nila patayin at itapon sa dagat. Dagdag na sabi nito. Napalunok siya sa tinuran ng damuho. Kung sa bagay ay may katotohanan ang mga sinasabi na walang hiyang hayop na ito sa harapan niya. Maari nga siyang patayin nito kung siya ay tatakbo. Batid niyang nag-aabang lang sa labas. Damn you! Nanginginig ang boses na sabi niya. Nagsimula na rin mamasa ang magkabilang sulok ng kanyang mga mata. Hindi niya akalain na hanggang dito lang matatapos ang buhay niya ni hindi man lang niya naranasan ang magmahal at mahalin. Tapos ay lalapas tangi ng kumag na ito ang katawan niya bago patayin. Hayop, hayop, hindi siya makakapayag, hinding-hindi. Sanhi ng pagkakahulog niya sa pag-iisip ay makahanap ng pagkakataon ang kriminal na sunggaban siya at hawakan. Akin ka na ngayon, nakangising sabi nito na mabilis na inagaw ang baril niya mula sa kanya. Hindi na ito nag-aksaya ng segundo at pinaghalikan siya sa mukha. Napatili na lamang siya sa magkahalong pandidiri at takot.
Ginagap niya ang nahagip niyang florera at buong lakas na hinampa sa ulo ng hayop na kriminal. Pagkatapos ay inundayan ito ng sipa at mabilis na hinanap ang tumilapong baril. Kailangan niyang makatakas. Maingat siyang lumabas ng silid upang hindi matugunan ng mga kasama nito. Nagtungo siya sa upper deck ng yate. Ipinagpapasalamat niya at walang isa man sa mga kasamahan nito ang naroon. Marahil ay pumasok na ang mga ito dahil tuluyan nang dumilim ang kalangitan. Nagsimula na ring umihip ang malakas at malamig na hangin na sinabayan na naghihimagsik na ulan. Kung hindi siya nagkakamali ay hindi pa sila tuluyang makakalayo sa resort. Kailangan niyang makahanap ng magagamit pagbalik doon. No! Hinihingal na sigaw niya kasabay ng kanyang pagbalikwas ng pagbangon. Sweetheart, are you alright? Puno ng pag-aalalang tanong sa kanya ni Andrew na mabilis na kapasok sa loob ng silid. Hey baby, I just a bad dream. I'm here. Hindi kita iiwan. Pag-aalo ni Andrew, nakaagad siyang niyakap ng mahigpit. Napahigbing sinubsob na lamang ni Rosalinda ang mukha sa dibdib ng binata. Yes, alright. It was just a dream. Pero bakit pakiramdam niya ay totoong nangyari iyon sa kanya? Hindi kaya parte iyon ng kanyang nakaraan? Nasangkot ba siya sa isang krimen? Bakit may hawak siyang baril? At bakit gusto siyang patayin ng mga lalaking iyon? It's okay, baby. Nandito na ako. Please don't leave me. Nanginginig sa takot na pakiusap niya. I want, sweetheart. I promise you that. Mabilis lamang siyang naligo kanina at pagkatapos ay nahiga sandali. Hindi naman niya akalain na makakatulog siya at malakas ang kutob niya na bahagi iyon ng pagkatao niya. At hindi lamang basta panaginip. Oh God, paano kung may napatay siya sa kanyang mga nakaraan? Paano kung isa siyang kriminal at tinutugis ngayon ng mga pulis? Matatanggap ba siya ni Andrew? Oh my, it can be she really love him so much. At hindi na yata niya kayang mawalay kay Andrew. Ikang mamatay iyon ng puso niya pag nagkataon. Kinakalikot ng pilyo nitong dila ang kanyang tanga pababa sa lieg habang malayang dumadama ang mainit nito mga labi na buong pagmamahal niyang pinahihintulutan. Nawawala sa tamang katinuan si Rosalinda sa tuwing nagsisimulang dumampi sa kanyang balat ang mainit na labi ni Andrew. Kaya hindi na siya nagtataka kung bakit mabilis siyang natatangay. Batid din naman niyang may kakayahan itong manduhan at alipin ang katawang lupa niya. Oh God, natatandaan na niya ang lahat-lahat. Ang pamangkin niya, ang pagpapaalam niya rito, ang paghihiganti niya kay Andrew Villacorte, ang pagpigil ng kanyang kaibigan na huwag ituloy ang balak niya, ang pagkuhan niya ng lansya at ang lalaking muntik nang gumahasa sa kanya. Oh my, bumabalik na ang mga alaala niya. Siya, si Bea Salvador, at ang pangalan niya ngayon ay Rosalinda. Binigay sa kanya ni Adlot ang salitang na gustuhang mamutawi sa mga labi niya nang biglang pumasok mula sa pinto ang lalaking dahilan ng lahat-lahat na muntikan niyang pagpapahamak. Napahigpit ang pagkakayapos niya sa kumot na nakatapis sa kanyang kaubadan. Kasabay din niyon ang pagbangon ng galit ng dibdib niya. She naked and she can still remember what had happened between her and the man walking towards her the whole night. The man she hated the most. How could she be so irresponsible for letting his bastard touch and penetrate her? Oh my, they had mind-blooming sex not twice but many times. Whether it's night or day, damn it, inabuso siyan ng lalaking ito. Ginamit nito ang kawalan niya ng alaala, ang kanyang kahinaan bilang isang babae. Damn him. Pero ginusto niya iyon. Gustong gusto niya. Babe, are you alright? Sabi ni Andrew na kaagad lumapit sa kanya. Nasa kislap ng mata ang pag-aalang bumabalatay roon. Ano ang naalala nito sa kanya? Bakit? No, nagpapanggap lamang ang lalaking ito. Lalabas at lalabas din ang tunay nitong motibo. Hey,
"You're scaring me, sweetheart. Ayos ka lang ba?" Pagkasabing iyon, ay kinintalan siya nito ng halik sa mga labi na naging dahilan ng pagbilis ng tibok ng puso niya. "Why did he kiss her? Bakit ganon? Bakit biglang kumakabog ang puso niya? Ano itong nararamdaman niya para sa lalaking ito? She's supposed to kill him, right? Pero bakit tila kinikilig ang puso niya sa ginagawang iyon ni Andrew sa kanya? Hindi maaari. Hindi siya pwedeng umibig sa lalaking katulad nito. Hindi pwede. I already prepared our lunch. Halika na sa labas. I've been waiting for you to wake up. Alam ko kasing pagod ka, kaya hinayaan muna kitang matulog." Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang pumumungay ng mga mata nito at kung paano siya nito titigan na tila gusto muli siyang sunggaban anumang sandali. "Damn him, mauna ka na. I just need to take a bath." Namumulang sabi ni Rosalinda. "Shit, may the hell she has to feel this kind of emotion. May nararamdaman ba talaga siya para kay Andrew? Would you like to ask to shower together, babe? I have cleaned myself yet," he said, and he's weak at here. "No, I mean, it won't be long. Hihintayin mo na lang ako," sabi niya at mabilis na tumayo buhat sa kama. Pagkatapos ay kaagad na pumasok sa banyo. Oh God, why? Bakit? Apektado ba siya sa presensya ni Andrew? Nararamdaman din niya ang mabilis na pagkabasa ng kanyang pagkababae sa tinurang itong kasabay silang maligong dalawa. Hindi kaya. Umiling-iling siya upang itaboy ang mga bagay na hindi ka nais-nais sa kanyang kamalayan. Hindi. Hindi na pwedeng pag-ukulan ng pansin ang damdaming namamahay sa dibdib niya. Hindi yun maaari. Kailangan to pa rin niya ang naipangako niya sa kanyang namayapang kapatid. Sa paraan lamang iyon, siya matatahimik. Ngunit sa isiping kikitili niya ang buhay ni Andrew, ay nagdudulot ng paninikip ang dibdib niya. Bakit tila labag iyon sa puso niya? Bakit bahagi ng pagkatao niya ang sumasalangwat sa ideyang iyon? Nang maalala niya ang lahat, pagising niya ay halos isumpa niya ang lalaki. Ngunit nang makita niya itong pumasok sa loob ng silid niya, ay mabilis na tunaw ang galit niya rito. Hindi kaya may damdamin na siya para rito? No! Kung anuman ang tunay na nararamdaman niya para sa binata, ay magagamit niya upang mapadali at mapabilis ang gagawin niya pagpatay dito. Batid naman niya, hindi ang tipo niya ang pag-uukulan ng pansin ng isang bilyakorte. Natural, dalawa lamang sila sa yating ito kaya pinagtsatsagaan siya ni Andrew para sa personal nitong interes. Kasaling na roon ang personal na pangangailangan nito bilang isang lalaki, kaya hindi katakatakang mahusay ito sa pagbabalat kayo. Sa pakaisiping katawan lamang niya ang habol at gusto ni Andrew sa kanya, ay naghatid sa kanya ng sakit at kirot. Hindi niya maiwasan, huwag maiyak at mapahagulgol sa iyak sa loob ng banyo. Bakit? Kailangan pa niyang makaramdam ng ganito para sa binata? Bakit? Kailangan niyang makaramdam ng sakit? Hindi ba dapat ay matuwa siya dahil malapit na siyang magtagumpay? Pero kaya ba talaga niyang dungisan ang kanyang mga kamay? Ang pumatay ng taong nagligtas sa buhay niya? Hindi ba dapat siya magpasalamat dito dahil kung hindi dahil sa binata ay malamang matagal na siyang pinagpiyastahan ng mga pating at isda ang katawan niya? At paano kung magtagumpay siyang patayin si Andrew? Hindi kaya kasuklaman siya ni Sian paglaki nito at malaman nito ang totoo? Si Sian, ang pamangkin niya, kumusta na kaya ito? Nakakakain ba kaya ito ng maayos? Hindi kaya ito nagkakasakit buhat ng umalis siya? Ilang araw na ba silang naglalayag ni Andrew? God, miss na niya ang pamangkin niya. Gusto na niya itong makita, mayakap, makasama, at maalagaan. Pero dapat muna niyang i-dispatcha si Andrew. Pero bakit ngayon ay tila wala siyang lakas ng loob na gawin iyon?